Ang Philippine Navy ay gustong makakuha ng 4 na anti-air warfare na frigates sa Horizon 3. Ang mga gustong bilhin na frigates na bilhin ng Philippine Navy ay ang frigates na mayroong 32 na mga vertical launch system na kayang tatagal sa laban. Isa sa mga frigates na ating nakita na pwedeng bilhin ay ang Iver Huitfeldt frigates. Ang Iver Huitfeldt class frigates ng Danish Navy ay nakabatay sa parehong mga hull gaya ng Absalon class support ships. Na idinisenyo para sa command at support roles, ang pangunahing tungkulin ng klase ng Iver Huitfeldt ay bilang isang air defense. Ang Iver Huitfeldt ay pareho sa mga anti-air warfare sensor at kagamitan ay katulad ng German Sachsen class frigates at Dutch Dezeven Provincial class destroyer. Kaya hindi ito basta-basta na frigates, mayroon din itong nakamount sa tuktok ng superstructure ang 4 na antenna ng Thales Advanced Phased Array Air Surface Radar. Nagbibigay ito ng 360 degrees target detection pagsubaybay at pakikipag-ugnayan hanggang 32 na missiles ang maaaring i-guide sa paglipad ng sabay-sabay. Kabilang ang 16 na missiles sa terminal stage, ang ganitong kakayahan ay lubhang mahalaga habang nagdedepensa laban sa saturated missile attacks. Mayroon din itong Thales Smart L radar para sa long-range aerial surveillance. Maaari itong makakita at masubaybayan ang mga ballistic missiles sa hanay na higit sa 400 km. Ito ay may kakayahang subaybayan ang 1,500 na mga target ng sabay-sabay at nagbibigay ng maagang babala. Kaya din itong armasan ng mga Tomahawk cruise missiles, ang pangunahing surface-to-air missile armament ay dinadala ang MK-41 na may 32 cell vertical launch system. Nagpak ito ng mga standard SM-2 missiles na may range na 150 kilometers, kaya din itong magdala SM-6, pati na rin ang Ring 162 Evolved Cispero missiles na may range na 50 kilometers. Sa mga itinalagang cell. Aabot sa 32 na mga SM-2 at 24 hanggang 48 SM missiles ang dala ng barkong pandigma, kaya sa dami ng dalang missiles ay siguradong tatagal ito sa digmaan. Ang frigate na ito ay armado rin ng 2 Otto Molara 76mm gun, mayroon ding nag-iisang 35mm Orlikon Millennium Close-in Weapon System, na isa sa mga pinaka-advanced na CIWS. Ta ay may rate of fire na aabot sa 1,000 rpm at gumagamit ng espesyal na airburst ammunition para sirain ang mga paparating na missile. Ang frigate na ito ay isang anti-submarine na may 2 twin 324mm launcher para sa EUROTORPM U-90 lightweight torpedoes. Ang frigate na ito ay may hangar at kayang tumanggap ng NFH-90, Westland Lynx MK-90B, o katulad na helicopter, na nagbibigay ng karagdagang kakayahan sa pakikipagdigmo laban sa submarino. Ang Iver frigates ay pinapagana ng combined diesel at gas na siyang dahilan na aabot ang kanyang bilis na aabot sa 30 knots at may range ang kanyang paglalayag na aabot sa 9,000 nautical miles, at kaya din itong mag-complement ng 165 na tauhan para i-operate ang frigates. Malaki din ang posibilidad na itong frigates na ito ay isa sa mga pagpipilian ng Philippine Navy sa pagkukuha ng mga anti-air warfare frigates.